Dating Vice Presidente Leni Robredo, hindi makapaniwala sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sariling baluarte, ang Naga City, sa kabila ng kanyang mga paninira at pamamahiya sa pamilya Marcos. Pbbm, hindi nagtanim ng sama ng loob kay Leni at pinagtutuunan pa rin ng pansin ang lugar kahit kakarampot lamang na boto ang kanyang nakuha. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Buti pa si Pbbm na Ilocano naalala ang mga digwenyos. Hindi tulad ni Leni na naging kongresista sa probinsa, wala man lang nagawa. Nilamon ng sobrang kahihiyan si former Vice President Leni Robredo matapos i-anunsyo mismo ng Naga City Mayor na magtatayo ang Pbbm administration ng mga pabahay sa nabanggit na lugar. Matatandaan kasi na noong nakaraang taon, isiniwalat mismo ng kanyang kababayang Marcos Loyalist Blogger ang mga anomalya at palpak na proyekto sa probinsa sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang congresswoman. Ayun pa sa mga pro-Marcos Blogger, isang malaking sampal sa mukha ni Leni ang programang ito ng Pangulo dahil kalaban niya pa sa politika ang magbibigay kaginhawaan sa ilan sa kanyang mga kababayan habang siya ay humilata lamang sa kanyang posisyon noon. Narito ang Facebook post ng alkalde ng Naga at ang alibay ni Leni ukol sa mga palpak na proyekto niya noon. Magandang gabi sa inyo mga netizens, mga followers ko at mga kapwa ko, Marcos Loyalists. Siguro kahit papaano, kilala naman ako nyo. Ako si Benji Junior Contreras. Yan ang personal account ko sa Facebook. Nag-upload ako ngayon ng video para magbigay notice sa inyo na regular na po tayo mag-upload ng video at paminsan-minsan magla-live. Siguro mga alas 9 hanggang alas 9 media. Ganyan. Everyday. Para pag-usapan natin ang mga accomplishment at mga programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At kahit papaano, ipapakita natin sa mga naninira kay Pbbm na ang ating pagdedepensa sa kanya, sa kanilang paninira, black propaganda at demolition job. Alam niyo naman kung sino ang tinutukoy ko. Yung isang malaki ang masalamin, yung si Mr. Gigas, yung si Re, yung Queen, tapos yung iba pang mga kakampures. May ibabalita pala ako sa inyo ngayon, yung tungkol sa groundbreaking ng flagship program ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Naga City sa March 16, yung pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino o yung 4PH gagawin sa March 16 para maging almost 6,000 beneficiaries. Ito ay programa ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos at partner ang Department of Human Settlement, maging ang Pag-ibig,
at yung LGU Naga City. Kaya magtataka na bakit sa Naga City na iyan ang bailiwick ni Robredo. Alam mo naman si Pangulong Bumbakos, ang team niya ay unity, reconciliation. Kahit nung eleksyon, ang boto niya dito ay mahigit lang 9,000 kontra sa boto ni Leni Robredong more than 87,000. Pero pinapakita niya na kahit papaano, inaasikasyon din niya ang mga taga-Naga, ang mga kapwa ko nagenyo, lalo na yung mga walang bahay. Kaya meron siyang programa, yung project dito, yung 4PH, ang nakakatawa lang eh, pinangalanan ng mayor namin dito na Naga Legacy Residences. Wala man lang pangalan si Pangulong Bongbong Marcos na nakalagay doon sa post niya 5 years ago at sa poster. Ni larawan o masambit lang ang pangalan ni BBM, wala. Mabuti pa si Secretary Acusar andon kasama ni Mayor. Kaya kahit papaano kanina, kinall out ko ang attention ng mayor namin dito sa Naga. Siguro maraming mga kaloy, mga kaloyalista, mga followers ko sumugod sa Facebook page ni Mayor at nag-comment. Ang dami nila. Kaya siguro biglang nagising si Mayor. Kaya nag-post ulit siya ngayong hapon na pinapasalamatan na si Pangulong Bongbong Marcos na sa kayang sa programa, sa proyektong binigay dito sa Naga. Ang nakakatawa pa noon, nung in-interview si Mayor namin dito sa Naga City, ng isa niyang kabatakan announcer sa radyo. Ang sabi pa nung announcer sa radyo, kayong mga BBM supporters, ang inggit pikit. Para bang iniinsulto tayong mga BBM supporters na iniinggit tayo. Bakit? Ang tanong ko nga, bakit kami maingit? Bakit tayo maingit, mga BBM supporters? Mga BBM loyalista, mga Marcos loyalist, bakit tayo maingit? Sino ba nakaupo ngayon? Si Leni ba? Hindi ah. Si Pangulong Bongbong Marcos. Sila ang dapat maingit. Yan lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Mag-groundbreaking na! The pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino or 4PH is publicly known as a flagship housing program of the present national administration, headed by President Bongbong Marcos. We thank Pbbm and the Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD, under Secretary Jerry Acusar, for allowing and bringing such much-needed project in Naga City. Groundbreaking will take place next week. Salamat po! Ayon naman sa isang vlogger, thank you Naga City Mayor Son Legason. Kagaya ng naipangako ng unit team sa harapan ng libo-libong Bicolano noong kasagsagan ng kampanya, ang ating national government sa panguna ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi titigil na iparating sa inyo ang totoong serbisyong tapat upang ang mga Bicolano ay angat buhay lahat. Hashtag, give credits where the credits is due. Paniniwalat naman ng kababayan ni Leni noon, nagpapatawa si Ateng, singlinis ng paglilingkod, as if I don't know what were the irregularities in her pet projects when she was a congresswoman.
What about the Kalabanga Fishing Port and the Naga City River Revetment Projects? And the illegal hiring of legal consultant by your OVP, which was flagged down by COA recently? Naging congresswoman ng 3 years sa Kamsura at vice president ng 6 years. Pero anong mga proyekto at pagbabago ang dinala sa Kamsura maging sa Bicol Region? Sira pa rin yung PNR at lubak-lubak yung kalsada galing Maynila papuntang Kamsura. Tanging accomplishment niya lang ay yung pagpapatayo ng museo ng nasira niyang asawa at mga photo ops para sa relief operations to those calamity-stricken areas. Do not fool us! Dahil kung tapat at totoo ang kanyang pagtulong sa mga Pilipino, di sana'y siya ang presidente at hindi si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Depensa naman ni Leni, for PH program ni PBBM sa Naga City, walang problema sa dating Vice President. Walang problema dapat makinabang ang taong bayan sa pera ng gobyerno. Iyan ang salitang binitawan ni dating Vice Presidente Leni Robredo bilang kanyang reaksyon sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Naga City. Masaya ang dating opisyal dahil maraming pamilya ang makikinabang. Ang peraan niya ng gobyerno ay dapat na mapakinabangan sa ganitong mga projects. Nabanggit din niya na ganito rin sana ang hangad niya noon nang siya ay pansamantalang maging housing secretary. Subalit, hindi napondohan dahil sa isyu politika noon ng dating administrasyon. Hangad niya na kung may pera ang housing sector, dapat makinabang ang publiko. Si Robredo ay nasa Naga City kahapon sa isinagawang consultative meeting ng iba't ibang mga sektor na apektado sa taas sa taripa ng kuryente sa CESU. Si Pangulong Bongbong Marcos ay posibleng bumisita sa Naga City dahil sa project na ito, ngunit hindi pa alam kung kailan. Subalit may paghahanda ng ginagawa ang city government. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.